Magandang araw, magandang buhay para sa ating lahat, mga relatives. Ayan, welcome back po muli dito sa aking channel. At kung bago pa lang kayo sa channel na to, ay huwag niyo po sanang kalimutang i-like, share at i-subscribe at i-hit na rin yung notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod po nating uploads patungkol po dito sa ating tanim na kamatis. For today's video, mga relatives, ay tayo po ngayon ay mag i-spray dito sa ating tanim. Ayan o. Pero bago tayo mag-spray, update ko lang muna kayo, mga karelatives, dito sa ating tanim kung ano ang naging resulta nung pag-apply natin ng pataba at saka pag-spray natin ng foliar dito sa ating tanim. So ayan na nga po, mga karelatives, yung ating tanim na kamatis. Ayan, at lumalabas na ang kanyang mga bunga. Ayan o. Ayan pa, mga karelatives. So, comment lang kayo, mga karelatives, kung umipikto ba yung ating ginawa. Ayan. Ayan o, mga karelatives. Kailangan na rin palang talian. Ayan o. Two, four, six, hanggang anim lang yata, mga karelatives, ah. Ito. Siguro last week ng November baka mag-harvest na tayo dito, mga karelatives. Unang harvest natin, sana matapat sa magandang presyo. Makikita nyo yung bulaklak ay ayan o, mga karelatives, okay naman siya. Medyo na-stress lang nung tinamaan ng bagyong paing tsaka karding. Ayan, lakas kasi ng hangin dito. So may nagtatanong pala, mga karelatives, kung madali lang daw ba ang pag-aalaga ng kamatis. So para sa akin, mga karelatives, madali lang. Basta nakahanda lahat ng materialis mo. Simula sa tulos, liting, tsaka yung mga gagamitin mong pang-spray. Para madali lang ang iyong pagtatrabaho. Dito kasi sa amin ay ayan, libre naman tong runo, kaya hindi kasama yan sa ating binabudgetan. Basta ang importante, mga karelatives, ay may sapat kang budget. At ang kagandahan dito sa kamatis ay hindi ganun kalaki ang magagastos. Depende na lang siguro sa area. Kung ang tulos ay binibili, ay malamang medyo mas malaki naman ang budget na kailangan mo. Ano, mga karelatives? So makulimlim dito sa amin, kaya kailangan natin mag-spray para maiwasan natin yung leaf blight at saka yung mga fruit fly at saka white flies na tumutusok-tusok dito sa ating bunga ng kamatis. Kasi kapag yan ay natusok na, ay wala na, mabubulok na siya. Hindi na siya maibenta o hindi na siya mapakinabangan. Kaya kailangan nating mag-spray ngayon. Patapusin ko lang yung kapatid ko. Ayun siya, oh. Nag-i-spray, mga karelatives, sa kanyang kamatis din na bagong lipat. Karamihan dito sa amin, mga karelatives, ay puro kamatis ang tanim. Dahil nga madaling alagaan at hindi rin ganun kalaki yung gastos. So ito po, mga karelatives, ang aking ginagamit. Ayan. Turugi blue na fungicide, mga karelatives.
Siyempre, hindi nawawala ang ating foliar. Ayan, emerge pa rin. At pagdating naman sa insecticide, ay ito po mga relatives. Para makaiwas tayo sa mga fruit fly at sa mga fruit worm na tumutusok sa ating tanim. Ayan, paghalo-haluin lang natin yan mga relatives dito sa ginawa nating tabo. Tsaka natin ilagay dyan sa tangke ng sprayer na yan. So, bali ang sukat mga relatives ay ito yung ating panukat, kutsara na 10 ml o 10 grams. Bali, 7 dito, 3, tsaka 3 din dito mga relatives. Ayan, simulan na po natin.
So yan po mga Karlatebs, tapos na po tayo. So bali nakadalawang tangke at saka kalahati ang ating na-spray. So parang uulan pa mga Karlatebs, so yun. Sana hindi umulan para hindi mahugasan yung spray natin. Sayang naman. Mamaya magliliting pa tayo mga Karlatebs. Yung maraming natumba doon sa ating tanim. Ayun o mga Karlatebs, biglang umulan. Tapos tayo mag-spray. Oh. Sayang ang na-spray natin ngayon mga Karlatebs. Pag hindi ito huminto, ay malamang mahuhugasan yung in-spray natin. Ayun po yung ating tanim. Sabi ng balita kagabi, maaraw daw ngayong araw at walang posibilidad na umulan, pero ito umagang umaga makulimlim dito sa amin at ngayon nga umulan. So ayun po mga Karlatebs, tapos na po tayong magliting, maglagay ng tali. So ito po yung gamit kong tali mga Karlatebs, so plastic twine kung tawagin namin, parang hibla lang siya ng sako. Pero matibay siya mga Karlatebs. Hindi rin siya basta-basta napuputol. So ganito lang po kami magbalag. Magliting. Ayan. Tatali namin dyan. Pupunta namin dito. Papaikutin namin. Yan ganyan. Nakasandal lang siya mga Karlatebs. Yan ganyan po kami magliting dito sa amin mga Karlatebs. So kanina umulan kaya nagliting tayo kahit na ulan, at ito nga natapos na natin. Pero kung tignan nyo ang kaulapan ay ganyan ang itsura. Tsaka lang huminto nung ganito na hapon na, lasing na mga Karlatebs. Yan po yung ating tanim na kamatis mga Karlatebs. So hanggang dito na lang po tayo. At kita-kita na lang ulit sa susunod na uploads. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat.